Hello kabayan, this video for Filipino na uuwi ng bansa at gustong malaman ang proseso ng registration sa e-travel. So ang e-travel ay permanente na required sa lahat ng babalik ng Pilipinas. So yung naghahangad na sana tanggalin na ang e-travel, sana nga, pero parang forever na ito kabayan. Dahil halos lahat na ng agencies ay konektado na ang e-travel. So sa pag-register naman guys sa e-travel, so pwede po natin gamitin ang cellphone or computer. Kung cellphone naman po yung gamit nyo, so pindutin nyo lang po yung tatlong dot sa gilid, sa right side. Tapos pindutin, lagyan ng check yung desktop site para po makita ang lahat ng mga option. So, kailangan natin ay makakuha ng QR code. So, pag fully vaccinated ka, so, green QR code yung makukuha mo. So, kapag unvaccinated ka naman, ay color red po ang makukuha ninyong QR code. So, ang fully vaccinated ay no testing required. So, ang kagandahan ng fully vaccinated ay hindi ka na kailangang magpa-test. So, sino nga ba ang mga fully vaccinated? So, mga kabayan, ang mga fully vaccinated ay so, naturukan na po kayo ng first dose saka second dose. Kahit anuman pong pangalan ng vaccination. Basta naka first dose, second dose ay okay na po yun. So, you are fully vaccinated. So, about naman sa nagtatanong sa how about booster shot. So, no need na po. Hindi na po kailangan ang booster shot. Basta naka first dose, second dose ka. So, fully vaccinated ka na. So, booster shot ay hindi na po required. Basta may 2 doses ka na. So, hindi na kailangan magpa-test. Sa mga vaccinated po, so 15 years old pataas, so ganito po yung makukuha nyo na QR code, color red. So wala nang quarantine na mangyayari. Basta may dala po kayong negative result. So required po talaga ito. So mga kabayan natin na hindi po ito bakunado, ito po ang kailangan. O rapid antigen test taken within 24 hours before departure. So kapag wala kang antigen test, so pwede naman po yung RT-PCR test. So taken within 48 hours before departure. So ang basehan ng 24 hours o 44 hours ay oras ng pag-alis. Kaya huwag nyong iisipin yung oras ng pagdating. O kaya mga layover ay hindi counted. So again, kung fully vaccinated ka na kabayan, so hindi mo na kailangang magpa-test. So kung unvaccinated ka naman, so kailangan mong magpa-test. So punta na tayo sa e-travel registration. So sino-sino ba dapat ang magpa-register? So ang dapat magpa-register po ay lahat. Lahat po ng Pilipino na uuwi ng Pilipinas. So, magpaparehistro tayo sa loob ng 4 na araw bago ang iyong pagdating sa Pilipinas. So, 1 or 2 days before your flight, so pwede ka na po mag-register. Kasi nga, kung hindi ka pa magpaparehistro sa Pinas ka pa, mahaba ang pila, kabayan. Matagal po ang proseso. Kaya gawin mo na magparehistro bago ka pa umuwi. Dahil mahaba talaga po ang pila sa airport, Pilipinas, pagdating nyo. At saka mga kabayan, isa pa pong paalala, ang e-travel ay wala pong bayad. Baka mapunta po kayo sa mga maling website, hingian kayo ng bayad, huwag po doon. Ang totoong website na walang bayad ay etravel.com.
www.ilocos.gov.ph. So mag-ingat, mag-ingat po tayo mga kabayan. Marami pong fake na website ng e-travel nang hihingi ng bayad. Ang e-travel ay free. Kapag humingi ng credit card, babay ang pera mo. Baka maubos pa yung laman ng ATM mo. So, bago tayo magsimula, i-ready nyo na po ang inyong passport, ticket mo, at vaccinated card certificate. Ito po ang mga kailangan sa pag-register sa e-travel. Kasi kukunin natin dyan ang mga passport number. So, sa flight ticket mo, ang kukunin natin dyan ay yung flight number. At saka vaccination card mo ay kukunin natin yung date ng vaccine kung kailan po kayo na bakunahan. So tara mga kabayan, mag-register na tayo sa e-travel. So punta lang po tayo sa e-travel.gov.ph. Tapos piliin natin yung Philippines passport holder. Tapos transportation type, air. Tapos lagay po natin dito yung date ng kung kailan po yung dating sa Pilipinas. Tapos lagay po tayo dito ng email address. So pwede mo rin yan i-copy kung mabilis, kung computer ang gamit mo, para i-paste mo doon sa pangalawang re-enter email address. So pwede mo rin po siyang ilagay na manual. So okay na, so ika-copy ko na lang para mas mabilis. Wala yung copy. Ulitin ko nga. Copy mo, tapos i-paste mo na lang sa baba para mas mabilis. Tapos lagyan mo po ng check yung box sa baba. Lagyan mo ng check, tapos may lalabas po na ganito. Tapos ang gagawin mo, yes mo lang, agree. Tapos ang pipiliin mo dyan ay continue. Okay po, so continue. Proceed tayo dito sa personal profile. So lagay mo lang po yung first name mo. Tapos ilagay mo yung middle name mo. So optional lang naman po ito kung ilalagay mo o hindi. Pero mas maganda ilagay mo na. Tapos yung last name. Tapos sa topic, ilagay mo kung may junior ka o senior ka. Tapos dito po ay passport number. Ito na yung sinasabi ko kanina na passport number. Kaya pinapahanda ko sa inyo yung passport number. Ilalagay nyo po dyan. Tapos lagay nyo dyan yung sex, male ka o female. Tapos lagay mo po dito yung birthday mo. Tapos dito sa citizenship, so select mo lang dyan yung Pilipino. Tapos sa country of birth, lagay mo ay Philippines. Tapos yung occupation mo, hanapin mo dyan kung ano yung trabaho mo. Kung hindi mo dyan makita kung ano po yung trabaho nyo, ay piliin nyo lang po yung others. Tapos lagay mo po yung number sa Pilipinas. Kung wala po kayong number, pwede naman po sabihan mo yung family member nyo kung ano yung number doon para may mailagay kayong ng Philippine number. Okay po. Tapos mag-next tayo dyan. Pag okay na, next na. So dito sa permanent country residence, yung lalagay mo ay Philippines. Tapos yung lalagay mo yung province mo kung saan. So ako sa Cavite. Tapos ilagay mo kung saan yung city. So Das Marinas. Ilalagay mo yung barangay. Kung anong pangalan ng barangay. So kailangan lang complete address. Kung may mo building street po, ilagay nyo. Kung may house number, pwede rin po. Lagay nyo para kompleto. Dito sa address line 2, so iwanan mo na po yan na naka-blank. Okay lang po yan kahit naka-blank. So next na tayo.
Yan sa address to, wag na. Next na tayo. Tapos automatic na po yung date, kung anong date na arrival ano mo, automatic na po na may date na yan. Tapos yung country origin, kung saan po kayong bansa. Halimbawa, kung sa Hong Kong kayo o sa Saudi kayo o di Saudi, country of origin po. Huwag kayong magkakamali dyan, ha? Country of origin, kung saan po kayong bansa. O ako ay Oman. Tapos dito sa Are you overseas Filipino workers? So kung OFW kayo, ay sasabihin nyo ay yes. Kung hindi naman, ay no. So OFW classification ay land-based. Tapos sa purpose of travel, kahit address na lang po ang ilagay nyo. Wala naman ibang option dyan. Tapos sa traveler type ay aircraft passenger. Tapos yung name ng airline nyo, kung ano yung airline nyo po, yun ang ilalagay nyo dyan. Makikita ninyo naman po dyan eh. So search ko yung Etihad. So ayaw lumabas. So kailangan mo talagang i-select sa option para makita, kailangan talagang hanapin. Yun, Etihad Airlines. Okay po, tapos automatic makikita nyo po dito yung flight number mo. Yung kaya pinapahanda ko sa inyo po yung ticket nyo para tingnan yung flight number. Airport arrival, kung saan po yung bagsak nyo. Kung sa Terminal 3, Terminal 2. Dito sa seat, ano naman, kahit wag na pong lagyan yan, okay na yan. Optional lang naman yan eh, sa seat number. Tapos ito yung mga pagbabago. So, destination upon arrival in the Philippines. Saan ba yung bagsak nyo po? Sa hotel resort ba kayo o sa residence? Ito yung mga pagbabago sa e-travel. So, ang pipiliin nyo ay resident, kung resident. Kung mayroon po kayong, kung residente kayo doon. Kung hotel ay hotel. So, lagay ko Cavite. So, ganun pa rin. Lagay mo yung city nyo. Tapos yung house number at building. Tapos ilagay mo yung... Tapos sa baba yung contact information. So, pwede ka rin po maglagay ng ibang number dyan. O yung kaninang nilagay mo, pwede rin po. Sa contact information. So, tapos mag-next na po tayo dyan. So, pag okay na, so, pag okay na ay next na tayo. So, dito na tayo sa health declaration. So, kaya pinapahanda ko sa inyo yung vaccination card certificate kanina. So, dito na po natin yan kailangan. So, titingnan nyo po yung date kung kailan po kayo na bakuna, na bakunahan. So, kung kailan kayo, anong taon po kayo na naturukan ng first dose. At kung ano yung buwan. So, okay po. Tapos, name of vaccine. So, piliin nyo po kung ano ba kayo, BioNTech, Pfizer ba kayo o... Sinovac o Sputnik. So, pipiliin nyo lang po dyan kung ano yung vaccine nyo. Okay po. So, ako Pfizer. So, vaccinated for second dose. So, yes. Tapos, pipiliin mo ulit yung kung kailan ko yung anong taon kayo na turukan ng second dose. So, ako 2022. 21, 2022. Tapos ulit, name of vaccine, Pfizer, parehas lang. So, paano naman kung wala kayong mailagay na date kasi nga hindi kayo bakunado? So, ang sagot nyo dyan lahat ay no. No lang po yung sagot. Dito, kahit wag na pong pilapan ito. Yung country-country na yan, wag na pong pilapan yan. Tapos dito sa history of exposure, so, puro na lang po no yung sagot dyan.
No na lang po. Ito sa history of exposure. So, no na lang po ang sagot dyan. Okay po. So, no. No. So, ang tanong sa pangalawa, have you been sick in the past 30 days? No. So, next tayo. So, ngayon, nandito na tayo sa personal profile natin. So, kung may i-check nyo po na maayos kung tama yung detalye nyo. Kailangan naka-indicate yung tamang passport. I-check nyo po na mabuti. Kung may mali po, ay pindutin nyo po yung lapis. Pindutin nyo po yung lapis kung may mali. I-edit nyo po habang nandiyan pa. Kasi po, once na naano nyo na yan, hindi nyo na po yan may edit. Once na na-submit nyo na po yan. So, kung may mali, check nyo po na maayos. Diyan sa may lapis, i-check nyo po kung mali yung address o yung passport number o yung number. So, check nyo po na maayos. So, pag okay na, na-check nyo na po maayos. So, magsusubmit na po tayo. Kung okay na, kung tama naman lahat. Kaya check nyo na maayos kasi hindi na po may babalik yan. Okay po mga kabayan. So, submit na tayo. So, ito na. Congratulations. Ganun lang. Kabilis. So, mayroon na tayong QR code na kulay green. So, meaning pag kulay green ay doon tayo sa expressway. So, please thumb up naman po kung nakatulong ito sa inyong video ito. So, hanggang dito na muna kabayan. So, mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye. So, hello mga kabayan. So, welcome back to my YouTube channel. So, bago po kayo kumuha ng OEC online, so alamin nyo muna po kung exempted ba kayo sa OEC online or hindi. Para kung hindi po kayo exempted, ay wag na po kayong tumuloy kumuha sa online. Dahil kahit ano po yung gagawin nyo, ay hindi po kayo talaga makakakuha ng OEC online. So, ipapakita ko sa inyo kung sino ba yung mga exempted at hindi exempted sa OEC. So, kung exempted ka, nakahanay ka sa exempted ka sa OEC online, ay pwede ka mag-proceed po sa application na ganito. At kung hindi ka naman exempted, ay kailangan nyo po pumunta ng PUA. So, tara! So, ito kabayan yung hanay number 1. Kung nakahanay ka po dito ay talaga makakakuha ka po ng OEC online. So ito po ang mga exempted sa OEC online. Ito po ay ang mga balik manggagawa na babalik po sa dating employer at sa job site. At may record na sa PUA database dati pa po. At ito naman kabayan ang hindi exempted sa OEC online. Kung nakahanay ka dito sa Hanay B, ay hindi ka po makakakuha ng OEC online. So, kailangan mong kumuha at magbayad ng OEC ang mga sumusunod na balik manggagawa. So, halimbawa dito kabayan ay nag-iba ka na ng pupuntahang employer o job site. So, number 2. Naka-watchlist o naka-watchlisted ang iyong employer. So, hindi ka rin po makakakuha ng OEC. So, number 3, babalik ka sa mga bansang may mga restriction. So, number 4, mga undocumented workers. So, mga dating turista, dependents, o estudyante na nakakuha ng trabaho sa abroad. So, number 5, dati kang seaman, tapos naging land-based worker. So, hindi ka rin makakakuha ng OEC online. Kaya po mga kabayan, kung nasa Hanay B po kayo, nandito po kayo nakalisted, ay kailangan nyo pong pumunta ng PUA in person para po makakuha kayo ng OEC. Dahil hindi po talaga kayo makakakuha ng OEC sa online na application na ito. So, kung ikaw naman po ay nakahanay A, so mag-proceed ka po dito sa application ito, talaga makakakuha ka po ng OEC online. So, tara! So, welcome back mga kababayan.
Nagbabalik naman po ang PIDNYA TV para liwanagin yung mga konting problema sa pagkuha ng OEC. So, pag nag-register po kayo, ang ilalagay nyo pong email ay dapat yung alam nyo yung password. Hindi po basta-basta maglalagay ng Gmail lang. Kasi doon po ipapadala yung temporary password pagkatapos nyong registro. So, pag-usapan natin yung mga ibang problema tulad ng paglalagay ng passport, add beneficiary, flight date, so ipapaliwanag natin yan. Saka yung pagkuha ng OEC po, kung matagal pa yung bakasyon nyo, huwag muna po kayong kukuha agad-agad ng OEC. Kasi ang valid po ng OEC ay 60 days po. Marami kasing na-expire ng OEC na malayo pa ay kumukuha na sila agad bago po kayo kumuha ng OEC. So ipapakita natin dito sa pagkuha ng OEC kung paano. Para di na po kayo magkakamali, ipapaliwanag po natin. Tara! So punta lang po tayo sa online services dmw.gov.ph. Let's go tayo. So mag-register po tayo. At kung meron na po kayong account sa e-registration, ay mag-login na lang po kayo. At kung wala naman po, kung BM online pa yung dati nyong luma, ay kailangan nyo pong mag-register. Accept. Tapos fill up po tayo dito. Yung mga ano lang to, mga personal profile. First name, middle name, last name, suffix name. Yung suffix name, kung may junior ka, ilagay mo. Kung senior ka naman, ay ilagay mo. Okay. So, gender, male. So, ilalagay nyo pong Gmail address dito ay dapat yung active. At alam nyo po yung password. Para ma-receive nyo agad po pag nag-send sila ng temporary password. Lagay nyo yung birth date. Tapos register. So pag ganito na yung lumabas, so press lang natin po yung yes. Press natin yung yes. Then just wait. Yan, ganito, success na po ito. So ang gagawin natin, pupunta po tayo doon sa Gmail natin. Buksan po yung email nyo. Doon na po yung temporary password na yan. Doon po yun makikita. Doon po sa Gmail nyo. Sa email nyo, bubuksan nyo po yung email nyo. Doon nyo po makikita yan. So ganito yung makikita nyo doon sa email nyo. Yung temporary password na KO366. So ngayon, maglalagin tayo ngayon. Yung nilagay nyo po na Gmail kanina. Nilagay nyo yung Gmail, ilalagay po natin dito sa login. Tapos dito sa next, yung password na binigay ng POA na temporary password. Okay, yung password na lagay natin dito, yung temporary password na binigay ng galing ng POA po. Yung ganyan, yung K03665K8. Yan po yung lalagay nyo sa password. Para di po kayo magkamali. Okay, login po tayo. So, yan. So, ibig sabihin ay okay na. Ngayon, magpapalit tayo ng original password natin. Magpapalit po tayo ng original password. So, ikaw nang bahala magawa ng password. Huwag nyo pong kakalimutan. Baka mamaya di na naman kayo makalagin, mamroblema na naman po kayo sa pagkuha ng OEC. Kayo din. Change password na, ha? Ayan, okay na. Nakapasok na. Hindi, pag naglalagin po kayo, yung pinalit nyo na yung E, lalagay nyo sa password. Hindi na po yung temporary password. Nag-gets nyo po ba? Ito, lumabas na naman yung pag-ibig. So i-close nyo lang po, may yung black na itim na yan, i-close nyo lang po yan, hindi na natin kailangan yan. Pagbalik mong gagawa po, hindi na kailangan, no need na po.
So okay, so ayusin natin yung profile natin ngayon, dashboard natin. Maglagay po kayo ng picture sa dashboard, mas maganda. Sa profile po. So, fill up po tayo dito sa ating dashboard. Kumpletuhin po. Para tuloy-tuloy po yung pag-print ng ating OEC. Ang importante lang dito ay dashboard sa kayong may profile. Hindi na po kailangan yung may education na yan, experience na yan, yan lang po importante dyan. Kumpletuhin nyo po. Kailangan walang kulang para tuloy-tuloy po yung pag-print ng OEC. Marami po nagkakamali kasi dito sa dadaanan natin. Doon pa sa dulo. Ipapaliwanag po natin. Las Marinas. Sundan nyo lang po kung paano mag-fill up. Nasa inyo yan. Kayo na maglagay ng mga sarili-sarili yung mga address. Pangalan ng nanay. Apelyido ng pagkadalaga ng nanay. Dito sa ad beneficiary po, importante po ito ha. Lagay tayo ng passport dito, expired kung kailan. Marami pong hindi nagpi-fill up dito sa ad beneficiary, kaya po pag nagpi-print sila, hindi nagko-continue. Tapos ang makakaproblema, ang ilalagay doon ay ad beneficiary is basta ganoon ang problema, kaya ka maglagay po kayo ng ad beneficiary para tuloy-tuloy po ang iyong pag-print ang OEC. Maglagay po kayo para diretso po. Lagay po kayo ng ad beneficiary ha. Requirements po yan. So maglalagay lang tayo ng profile. Lalagay lang tayo ng profile picture. Kahit anong picture po yung lagay nyo. Wala pong problema. Yun, guwapo oh. So okay na. Mag-upload tayo ngayon ng passport. Yan sa baba. Nakikita nyo po yan sa baba. So ngayon po, magdalagay po tayo ng passport. May mga cellphone po kasi na malaki yung MB. Minsan gumagana naman po, minsan hindi na-upload. So, kailangan po nating mag-resize. Depende po sa kuha ng image po. Ako po ay 2 large yung sinasabi ng uploader. Kaya ang ginawa ko ito po, nag-resize ako ng picture. Kailangan po ang required ay 1MB to 4MB po yung required. Pero may mga cellphone naman po na mababa yung ng GPG ay tinatanggap naman po. Pag hindi po tinatanggap, naglagay ko po kayo ng passport picture. So ganito ang gawin nyo, i-convert nyo po, i-resize nyo po. Punta lang kayo sa easyresize.com website. Wala naman pong bayad yan eh. Ida-download nyo lang, ida-drag nyo lang yan kung cellphone ang gamit nyo. Maganda kung computer, mas mabilis. Kailangan pong i-resize kasi hindi siya makakapasok doon. Ang sasabihin sa iyo ng uploader ay file is too large. Kaya pangit yung mga magagandang cellphone eh. Mas matataas yung mga MB ng maganda pa yung mga lumang mga cellphone. So i-upload na natin. Lagay natin muna sa folder para mabilis mahanap.
So i-upload na natin. Once po na malagay na yan sa baba, ibig sabihin po, successful na po siya. Okay po. So ngayon, okay na, kompleto na yung lahat ng requirements po natin. So pupunta na po tayo sa balik manggagawa. Nandiyan po yan sa taas. Balik manggagawa po ay pangatlo pong layer sa right side. Doon po makikita yung balik manggagawa. Once nandiyan na sa ibaba yung passport image, so ibig sabihin successful na yan. So ganito naman mangyayari. Once na may passport data is available, beneficiary data is available, is pwede tayong mag-next dyan. Kahit yung pag-ibig ay naka-X, okay na yan, wala namang problema na yan. So mag-next na tayo. Po, marami pong nagkakamali dito. Maliwanag naman ang pagsasabi na para sa mga bagong gawang account sa e-registration na may dati ng record sa BM Online at babalik sa parehong employer, ay maghintay po ng 24 oras para sa pagtutugma ng iyong personal at employment record upang makakuha ng OEC exemption. Kung hindi po ito magtugma, automatiko kang dadalhin ng PASBAM sa appointment page. So maghintay po kayo, may bago man kayo ng account o lumang account, maghintay po kayo ng 24 hours para maitugma ng POA ang OEC exemption para makapag-print po kayo. Ito rin po sa mga flight date, marami pong nagkakamali dito at maraming nagko-comment sa aking dating post tungkol dito sa flight date, ay ang nilalagay nila ay yung pauwi ng Pilipinas. Ang date po na ilalagay nyo dito po ay pabalik po abroad, kasi ito po ay gagamitin papunta po ng ibang bansa. O, sa OEC po application nito eh, kaya papunta po na ibang bansa yung ilalagay na date. Kung kailan po yung flight date nyo, papunta po ng ibang bansa, hindi po pauwi ng Pilipinas. Okay po, sana malinaw to, marami po nagkakamali dito. So next tayo. So once na lumabas na po ito, so okay na po yung record nyo. So FW clear, lahat na lang po sagot dito ay yes lahat. So meaning, na-verified na yung sarili mong dating account. So kaya ang sagot dito, puro na lang siya yes, yes. Yes na lang po yung sagot dyan. Yes. Tapos yes ulit. May ano lang to, kunting katanungan, tapos matatapos na makapagkuha na tayo ng OEC. Meron pa tayong liliwanagin doon, marami nagkakamali doon sa yes ulit. Marami nagkakamali doon sa duration dito, marami nagkakamali po dito. Kaya inulit po natin ito. So ilalagay natin na dito kung saan kayong bansa, okay? Kung saan kayong city. Dito po sa contract start, nagkakamali po kayo dyan. Minsan 2012 nilalagay nyo, hindi po yun yung start ng kontrata nyo. Kung kailan po nagsimula ulit yung kontrata nyo, hindi po yung pinakalumang kontrata nyo, yung panibago pong kontrata, yung bagong kontrata nyo po. Maraming naglalagay ng kontrata dito ay mali-mali. So anong ngayon? Anong taon ngayon? 2022. Halimbawa, nagsimula yung kontrata nyo ay 2021. Ay lalagay nyo dito yung petsa at saka 2021 ang ano. Huwag po yung 2012. 10 years, baka magkakamali po yung OEC nyo. Yung bagong kontrata po, kung 1 year man o 2 years, yun po ang lalagay nyo, yung bago, kung kailan nagsimula. So, dito sa contract duration, kung ilang taon po yung ano nyo, 2 taon, eh dito yung 24 po yung lalagay nyo. Dito sa salary, kung kunti lang naman yung diagdag nyo, eh huwag nyo nang baguhin. Para hindi na magkaano, magkalukuloko, magkandaluko. Sa akin kasi, hindi ko na binago yung 135 kasi nag-5 ano lang naman ang diagdag.
ganun din ang lagay ko. Base sa aking experience. O, pag ganito, ganito, tapos na. Magpiprint na lang ako ng OEC. Ganun lang kadali, sana maliwanag to. Print OEC. O, ganito na po yung bagong OEC natin. Kung sa cellphone nyo po ginagawa yan, may print naman po dyan sa yung, anong yan, katabi po ng print. May download yan. I-download nyo lang, tapos pwede kayo magpaprint sa labas. So, ganyan na yung kakalabasan ng ating OEC. Maraming salamat kabayan. Sana maliwanag to. Inulit ko lang para mas lalong maintindihan nyo yung mga ano. Marami kasi pong nagko-comment na mga mali yung pagkagawa. So, comment below na lang po pag may mga problema nang masagot po sa comment section.